Mga kapubs, nadala ka naman magluto ng laing dahil ang resulta, makatipas sa kabit ni Mahal. Aruy, ouch! Joke lang. Tara, sundan lang natin ang recipe mga kapubs. Tuturo ko sa inyo kung paano magluto ng laing na walang kati. Mga kapubs, linisin muna natin si laing. Balian natin ang mainit na tubig. Kailangan lubog siya. Minsan may mga bato para mapunta sa ilalim din. Makakatulong din ang mainit na tubig para mawala yung konting pakla. Saka kuminsan yung amoy tabako. Bago natin lutuin, gawin ang paraan na ito para siguradong malinis ang ating laing. Meron tayong asin na tinubuan ng kunting isda. Labahita yan mga kapubs na sobrang alat. Ubusan din natin ng mainit na tubig para malinis. Para din ma-neutralize yung sobrang alat niya bago natin iprito. Ayan, mga ilang minuto. Drain natin. Para hindi matalsik pag prito. Ayan. Ang bango ah. Ayan, dry na ang ating labahita. Gamit ang black oil, prito na natin mga kapobs. Mamahalin yan. Joke lang. Pinagprito ko kasi ng isda yan, kaya medyo matim na. Pero bago yan. Brown lang natin ng konti yan. Mga kapobs, dry na natin yung ating laing. Ayan o, kita nyo yung sabaw. Mabrown na. Yun yung, nandun yung pakla eh. Okay na ang ating labahita. Hanguin na natin. Wow, ang bango ng ating labahita oh. Parang ano ah, crispy pork, pero labahita 'yan. Mga kapobs, sa dry na laing lang natin ginagawa yung pagbablend sa mainit na tubig kasi matagal na lang stuck. Pero kung fresh yung gamit nyo, hindi nyo na kailangan gawin 'yon. Pwede na lutuin ng direkta. Mga kapobs, wala tayong dilis. Pero meron tayong substitute, ito hebe. Kung tutuusin, mas masarap 'to saka mas malasa. Ayun oh, malinis na 'yan. Okay na mga kapobs, simulan na natin magluto. Painitin ang kalan, lagyan ng mantika, sisimulan na natin maggisa. Ayan, hulog ko na si Luya. Sa paggigisa mga kapobs, kanya-kanya ng paraan. Minsan inuuna yung bawang, una yung sibuyas. Sa akin kasi pag sobrang init na yung mantika, mas maganda ibagsak yung luya bago isunod si bawang. Pag inuna mo yung bawang, sunog agad. Kaya yan. Ito yung part na gustong gusto ko sa pagluluto mga kapobs, yung pagigisa ng bawang. Ang bango. Ngayon, laglag na natin si sibuyas. Ayan. Papulahin na rin natin yan. Gisa lang natin ng mabuti. Mga kapobs, laglag na rin natin si dried chili at laurel. Ayan. Masama na sa paggisa yan para yung dried chili kasi kailangan ginigisa talaga para lumalabas pa yung anghang nya. Sutay-sutay lang hanggang sa mamula-mula na sila lahat. Si chili nauna nang mamula kasi mapula na. Pagsak na natin mga kapob, si ito yung ating fresh na hipon, maliit na hipon. Ayan, gisa natin. Isang kutsi lang natin ng konti ang ating fresh na hipon mga kapobs para mas bumango at lumabas yung lasa. Pag okay na, susunod natin si hebe. Ito na si hebe. Sama na rin natin sa pagkisayan mga kapobs. Naku, ang bango mga kapobs. Naghalo-halo na yung fresh saka yung dried. Gisa-gisa lang natin ng konti. Pag okay na, buhusin natin yung gata. Yung ginamit kong gata pala mga kapobs, coconut milk powder lang kasi pahirapan dito yung fresh na gata. Alam nyo naman, kasi malayo tayo. Haluin lang at painitin ng konti.
Maglalagay ako ng isang perasong chicken cubes, dagdag lasa, at ito yung magpapasarap sa ating laing, lemongrass o tanglad. Kailangan kasama sa kuluyan. Siyempre, papahuli ba ang ating bida? Ilagay na natin si laing. Kalat lang natin sa lutuan. Kailangan lubog siya sa gata. Medyo kulang yung tubig kaya dinagdagan ko ng isang cup ng hot water. Yan, tama na. Ihulog na rin natin sila bahita, mga kapobs, para sipsipin nila yung kanyang lasa habang pinapakuluan. Bali, lutuin natin ng isang oras ito, mga kapobs, sa mahinang apoy. Yung 30 minutes, tatakpan ko muna siya para maluto yung laing. Yung natitirang 30 minutes, nakaboyang-yang lang siya para matuyo. Naglagay rin pala ako ng pamintang durog, pampalasa din. Mga kapobs, ang tamang paghalo dito yung gitna lang, yung tinatamaan lang ng apoy para hindi manikit at masunog. Huwag nating haluin ng halong-halo para hindi kumate. Nag-additional ako ng chicken powder. Pampasarap lalo, mga kapobs. Napakabango talaga ng ating ginataang laing, mga kapobs. Nga pala, mga kapobs, importante na mahina lang talaga yung apoy niya para hindi masunog. 30 minutos kung tatakpan, lulutuin ko lang yung laing at pagkatapos nun, nakabuyang-yang naman 30 minutes uli para pinaiga siya, yung dry yung pagkaluto niya. Ito nga pala, naglagay ako ng pritong bawang o fried garlic. Ang bango niyan, mga kapobs, testingin nyo rin. Sikwatin natin yung gitna, yung tinatamaan lang ng apoy, at muli nating tatakpan. Eto na, mga kapobs, tapos na ang 30 minutes. Medyo dry na siya, luto na rin yung laing. Maglalagay naman tayo ng suka. 3 kutsarang suka. Okay na. Ang bango. Diretso pa rin ang pagluluto natin, mga kapobs. 30 minutes na wala naman takip. Ito yung tinatawag na paiga na, para matuyo na yung gata at kumapit sa laing at manuot yung lasa. You know, may garnish po. Napakabango, mga kapobs. Pagkatapos ng 30 minutes na walang takip, eto na ang resulta, mga kapobs. Igang-iga na yung ating ginataang laing, oh. Dry siya na nagmamantika. Ang sarap. Paano, mga kapobs? Patay na yung kalan. Ready na ang ating ginataang laing. Ang bango, ang sarap. Kainan na. Ayos na. Shoutout muna tayo, mga kapobs. Kusina na ni Monica, shoutout. At syempre si Cecil, vlog ni Cecil, shoutout sa iyo. Elroy Casera TV, bro, shoutout. Captain Alfred, shoutout bro, classmate. At syempre Isha's vlog, galingan mo Isha, shoutout. Maria's Cooking, shoutout, busy-busy yan. Paano, kain na, mga kapobs. At syempre, papahuli ba naman ang ating mga kapobre na busy-busy? Shoutout, mga bro. Mukhang hindi masarap, ha. Paano yung subo, eh? Yun, no? Oh, busy-busy, ha. Alam mo, nakapasarap nito. Marami tayong kumakain. Hindi ko kumain mag isa. Pag-apag yun sa atin. Nawala ko si Dayo. Shoutout kami. Jer, pa-shoutout naman dyan! Gara ko, may complain eh. Kaya ito, friend, lang na. Pagliluto mo sa misul. Kompleto tayo ngayon, ah. Paano, mga kapobre? Hanggang dito na lang uli. Salamat sa panonood. Huwag natin kalimutang mag-like, share, and subscribe. Salamat. Hanggang sa muli, mga kapobre. God bless you all.